Lovers, good afternoon. Welcome back to LPAR TV. I-video natin to ngayong hapon, alas dos, mag-alas dos media, ganito ang sitwasyon dito sa aming lugar. Ang sabi, alas 7 para ang dating ng bagyo dito, pero alas dos media, grabe na kadilim, maano na. Grabe na kalakas ang ulan at saka malakas ang hangin. Ayan na ako, yung mukha ng barangay namin. Ayan na ako. Medyo ulan ang malakas, hindi pa yung hangin. Siguro, mamaya ito, bibira na. Kasi ilang oras na lang, alas 7 na. Ang sabi, alas 7 raw. Ang dating. Pero ngayon, alas 2:30. Mausok-usok na rin dito sa gilid. Ano? Para namumuti na yung ano. Medyo lumiwanag lang konti kasi kaninang mga alas ng maga pa. Alas 8, alam mo, alas 6 ng hapon eh, parang lumiwanag. Lumano na konti. Pero mo lihit na yung hangin na malakas. Pamisan-misan. Ano? Nakatakot ito kasi yung covered court ng Dumara nasira. Ito ang covered court namin, no? Ayan, no? Yan. Yan, covered court namin dito. Takas, naabutan ng ulan yung cellphone ko. Ayan. Update lang to, kumbaga, mamaya pa ito yung talagang ano. Last 2:30 pa lang, wala, ano, mag-alas 2:30. Madilim na sa taas talaga. Ano? Ayan. May ihip na yung malakas na hangin. Grabe oh, lakas. Ah, grabe lakas ang ulan, umusok. Ano? Ah, lupit. Grabing lakas ang ulan. Ano? Pagkaba, tara, grabe itong baha. Ito pagkatapos ito. Matinding baha ito. Ano? Merong mga pabugso-bugso na lakas ng hangin at ulan. Kasi alas 2 pa lang naman pasado eh. Alas 7 raw talaga ang ano eh. Pupunta rin ako sa ilog, sa Pambot. Baka matanggal yung pinagtalihan ko ron eh. Malakas ang hangin, baka mabuhat, mabunot yung pinagtalihan ko. Pars, grabe na lakas oh. Alas 4 na. Oh. Masa na hangin. Grabe na kalakas talaga. Oh. Ano? Sabi alas 7 daw. Pero ngayon, nangyipisa lang. Grabe na. Yun, sa taas. Hindi kami yung doon, grabe. Signal number 3 daw dito, Pars, sa Northern Palawan. Signal number 3, grabe na lakas. Ayan lang. Kapakita na lakas. Yung signal number 3, ito, mayroon pa tumatakbo. Oh. Dami na nasa evacuation center. Dami na. Walang daanong tayo na dito. Kanina lumabas ako, pumunta ako sa daungan na aking bangka. Grabe, takot ko dahil ano, ang
Ang mga nyug, alam mo, magkakapangabot sa lakas ng ano, ugoy ng nyug. Nagkakano sila. Alos, matumba yung mga nyug doon sa tinanang ko. Ayun, pumunta ko ng bangka. Tinalihan ko ng pakalibagong tali. Ginubli ko yung tali. Baka maputol. Baka maganda laglag ito mga ano dito, alaman. Basta. Bisa nang minto pero kadalasan malakas na lang. Ngayon na ang gum. Mababali yung isang nyug nito. Ano, mga para bakit lipat ko sila. Kasi mas grabe doon sa banda nun. Mas grabe yung lakas doon sa banda sa kabila. Nilikas. Alos, wala na rin makalabas kasi pag nasa bahay ka na dapat di ka naalis. Ano? Papunta sa vaccine center. Yan banda. Tingnan lang natin yung lakas ng hangin. Pars, paggabi na to. Ala, anong oras? Five. Hello, Pars. Alas 5:05 na kayo hapon. Medyo tuloy-tuloy ang lakas. Nahirapan ako maglabas kasi ang lakas ng hangin. Ulan, hindi rin ako makapag-vlog sa labas. Ano, pasok kami ano, dito sa aming ano, entrance. Dali ka naman doon? Dali ka doon? Hindi ka nagpunta doon? Kala ko nagpunta ka doon. Ah. Yan, nagkasabay ko na pumunta kami sa bangka. Tanggal niya yung makina. Sa akin, kahapong pa tinanggalan ng makina eh. Alam ko na ang darating talaga ito eh. Kanina-kanina lang in-announce sa TV. Nasa Ruas pala ang sakto na sentro. Kami, nandito kami sa El Nido. So kung tatakbuhin yung Ruas, tumba na gagamitin. Mga 2 hours lang ang takbo mula rito hanggang doon. So yun lang layo nun. Hindi masyadong malayo itong lugar natin na lalagyan namin doon sa Ruas, kung saan pangsiyam na landfall bayan ng Ruas, Palawan. Tatansyay natin ang 2 oras sa takbo ng van mula rito hanggang doon sa Ruas. Hindi masyadong kalayuan yun. So malakas pa rin talaga dito. Malakas pa rin dito sa amin. Ano, lakas ng ulan. Ugong talaga yung ulan. Kanina pa to, grabe ng bahay ito ngayon. Kaya yung mga tao na, o yung mga kapitbahay namin na malapit sa Akwan, malapit sa ilog, kanina pang nililikas ng mga barangay tanod, ng mga barangay officials. At yung mga iba na abisuan na,
Nagantay lang siguro ng konting kwan yan. Ng konting oras yan. Pupunta rin ng kwan, ng evacuation center. Kasi dito sa kinalalagyan ko yung evacuation center, baka mga 20 meters lang. Dito sa bahay namin. Grabe yung tao na yan. Tibay sa lamig, oh. Walang damit. Ang lamig na yan. Ito, nag-aakot ng ano, may buffers to, galing sa taas. Yung chariot ng ano, chariot ng barangay. Ano, yung mga tao. May buffers yun. Galing dun sa may banda roon. May mga bahay pa kasi banda roon. Mapunta dun. So, may buffers din. Puno ang delikado. Oo, yung doon sa may dalawa, yung tatlong puno doon. Oo, yun abot sa akin. Na. Delikado yun, pag tumumba yun, abot sa inyo yun. Kaya nga sabi ko, palipad yung maliit, yung malalaki, okay lang yun. Pwedeng tumakbo, malalaki na. Asawa ng barangay kapitan dito, takot kasi mayroon tatlong punong malapit doon sa kanilang bahay. Na kanina kung yumuko, eh, kala mo, hindi na babalik. Sobrang lakas kanina yung medyo, ano pa, mga alas 4. Ay, namili na ang mga pagkain ng mga evacuees. Namili sila. Gulay, mga gulay yun eh. May mga repolyo na. Upo. Kainin ng mga evacuees dyan sa evacuation center. Dito ang dinala dito sa barangay, sa barangay health center ay mga taga Sitio Langibangiban, sila lahat pero mga taga Langibangiban. Ayan, pati ito si Kagawad, taga Langibangiban din ito eh. So sa pangunguna ni ang ating barangay kapitan, lahat naman ng nasa mga critical area o kagaya ng Malapit sa Ilog, nandito na. Pati yung mga nasa bahay na medyo nakakuan sa malakas na hangin, lahat na dala rin. Yung mga bahay na yung mga malalapit sa puno, nandito na rin yung mga tao. Iwan lang yung mga alaga nilang mga hayop. Tuloy-tuloy ang pagdating. Ibigay ng instruction. Itong mga nandito na dinala rito, yung mga taga rito rin sa proper mga Birawan. Mga taga rito rin. Kasi dalawang sityo ang sakop ng Birawan, pero yung isang sityo walang nagpadala rito. Ito ang sa kabila doon, dyan sa kabila ng dinala sa health center, mga taga Langib-Langiban. Sityo Langib-Langiban. Ito dito sa proper galing. Pagkalakas ng hangin. Pero
support yung isang kagawad. Mumpara naman ako pa kahoy doon sa may bahay niya malapit sa kanila. Para sa mga dinala rito, taga rito rin sa proper. Yung mga dinala rito, ayan. Doon sa barangay hall, ang mga dinala taga proper din. Dito sa labas meron din dito, mga taga proper din to, pero hindi pa pumapasok. Ayan, ito ang iba, masaya. Malakas. Magalala lang ang lupa. Parta, dito si Kapitan kasabi na nasa 80 na raw ang managala rito sa mga evacuation center. Nasa 80 tao na. Base sa record, 80 na. So marami-rami na. Tapos ang lakas. Ano? Pero lakas o. Sobra lakas, sobra. Dito kami sa may covered court, kabila barangay hall, kabila health center, tapos decor center, kabila. Grabe lakas na dito, grabe lakas. Pero pagkasabi ni Kapitan, nasa 80 na raw ang nadadala dito lahat-lahat, bata-matanda. Grabe lakas. Ars, grabe lakas. Ars, huwag lang kakalimutan mag-subscribe sa Alpar TV. Pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pang videos na aming i-upload. Thank you. Bye-bye.